This picture was sent to me at kumakalat nga ito ngayon sa social media. Tara, pag-usapan natin. Let's do this. So makita nga sa picture na to na si Mama Lenny ay binabasahan ng Pinocchio ang isang estudyante. At ayon sa post ni Attorney Lenny Robredo, enjoyed being with the students, faculty, and volunteers of Siembre High School in Bombon, Camarines Sur for the launch of their Siembregada pagbasa at pagbilang project. Wait, high school na yung estudyante pero Pinocchio pa rin ang binabasa mo, Mama Lenny? Well, of course, we appreciate the effort. Maraming salamat sa effort, Mama Lenny, for doing this thing para naman matulungan yung mga estudyante natin. Pero I don't think kasi na this will help high school students to improve their level of intelligence and thinking skills. Pinocchio is something na alam na natin mula elementary, mula pa pagkabata. I don't think reading Pinocchio sa isang high school student na alam na ang kwento nito ay makakatulong pa sa pag-improve ng skills at intelligence niya. Pero let's continue. Sabi pa niya dito, we laud initiatives of schools and communities to help our students who struggle with reading and math skills that are essential, not only in learning but in everyday living. International assessment have shown that Filipino students do poorly in these aspects, something that we learned firsthand when we opened our community learning hubs during the pandemic. It's a sad reality that there are still slow or even non-readers at the secondary level. Wait, what? So ang na-identify niyong problem ay slow and non-readers sa mga high school students. So ang problema pala ay hindi mga nakakapagbasa na high school students, pero Mama Lenny, bakit ikaw yung nagbabasa? Di ba dapat if you want the kids na matutong magbasa, eh sila yung nagbabasa ng libro? You should be there guiding them at hindi ikaw mismo yung nagbabasa ng libro. Again, we appreciate the thought and the effort, Mama Lenny. It's just that it's really a miss. Ang problema natin ay mga slow and non-readers na high school students, pero ang ginawa mo ay basahan sila ng libro when dapat sila yung natututong magbasa. Mama Lenny, ito kasi ang problema. When you are doing things like this, hindi mo masisisi ang mga tao na iniisip nila na nandun ka lang for publicity at photo ops. Kasi maliban sa hindi responsive at sustainable ang mga ginagawa mo, eh may mga ganito ka pang picture na halatang pangbalantra lang.